Hey everyone, welcome back to another episode of Debbie Diaries. For today's video, I'm gonna share my family story of COVID. As I've shared from my first YouTube live, dito rin sa channel ko na to, na my husband is positive for COVID-19. Ever since the ECQ started, nasa bahay lang talaga kami. Ako work from home, my husband is at home. Tapos, lalabas lang kami once a week to do our grocery runs, ganyan, palengke runs. And, yeah, we went back to work kasi pwede na. And yung line of work namin ay open na. We went back to work ako May 11. Noong time na yon, I think ECQ pa. So, wala pang public transport. Pero when we transition to GCQ, may public transport na. So, I had the option to go to work na commute. Eh, mas gusto ko yon dahil may mga hinahabol ako sa work. Kailangan kong pumasok na maaga. And para pag tapos na ako sa work, pwede na ako umuwi. So yun, nagko-commute ako, mga tatlong sakay. Originally, kung walang quarantine or anything, dalawang sakay lang yun. Pero since mahirap pa rin sumakay ngayon kahit meron ng public transport, tatlong sakay ako papunta and pa-uwi, ganun din. I'm still, syempre, wearing mask when I'm commuting, I have alcohol, sanitizers with me. And when I get to work, I wash my hands. When I go home, maligo muna ako before makikihalubilo sa kids. Normal stuff. New normal stuff. June 29, walang pasok si husband ko sa work. And he decided to go to his parents' house. And then, after they went there, inattend niya muna yung mga bata dito sa home, sa bahay. And then, he picked me up from work. And then, we decided to dine in at a restaurant. Kasi, simula nung nag-ECQ, we have not dine in kasi bawal. And kahit nung nag-GCQ na, hindi pa rin kami nag-dine in kaagad. But we've been craving for ramen. And ramen is something na hindi katulad ng mga pizza, burger, pa-deliver mo, sa bahay mo kainin. It's the same thing. Ramen kasi pagka from the kitchen straight na hihigupin mo, parang it's the experience you're paying for. So, parang when you eat ramen, you might as well eat dine-in. Kasi nga, di ba, nung wala pa quarantine, hindi sila nag-option na take out kasi the quality of the food, iba pag nilabas mo na. So, we dine-in at this restaurant and kumain kami ramen. After that, we had Starbucks, take out, and we went straight home. Siyempre, ligo-ligo muna before touching the kids. And then, that night, medyo sumama yung chan ko. Siguro nag-LBM ako. We went to bed at around 9 p.m. Pero nakatulog ako ng 5 a.m. na kasi parang ilang beses ako pabalik-balik sa CR. So, I never really thought about it na o baka COVID to or something. Kasi I just ate ramen that I haven't eaten in a while. So parang sabi ko, baka nanibago lang yung chan ko from eating ramen, ganyan. So I never really thought about it and went to work the next day. Tapos yung husband ko, may pasok na rin next day. That was Tuesday, June 30. Parang ako noon pag-uwi, medyo pagod ako, sakit ng ulo ko. Pero that was normal for me kasi ang hirap ng kahit malapit yung tinitirhan ko from my workplace, ang hirap nung commute pa uwi. So, parang naisip ko, baka pagod lang from the commute, ganyan. Kasi, lagi naman ako pagod from the commute. So, I really never thought about it again na, baka COVID to. Pero my husband said na, ang sama ng pakiramdam ko, parang gano'n. Pero, the day before, nung Monday, before niya ako ma-pick up sa work, he had a home service massage. So, parang sabi niya, baka na yung pagtanggal lang ng lamig, di ba, pag minamassage ka minsan. Ako kasi, when I get massage, ayoko nung may pasok ako kinabukasan kasi manlalambot ako. So, that's what happened to him. Wala siyang pasok ng Monday, but Tuesday, meron siyang pasok. So, para siyang nanlalambot. That's what I always feel pag may pasok ako kinabukasan nang nagpa-massage ako the day before. And then sabi ko, kasi ano lang yan, nagpa-massage ka kahapon, tapos may pasok ko ngayon, na ano lang yung katawan mo na nibago or something. Sabi niya, oo, ganun nga. And then, come Wednesday, sabi niya, hindi pa rin nagbabago, masama pa rin yung pakiramdam ko. Sabi niya, tapusin ko lang yung duty ko, then hindi siguro ako papasok bukas. And then, Wednesday night, he contacted fever. May fever na siya. Pero hindi naman super taas. Mga 37.8, ganyan. High enough to consider fever, pero hindi naman yung 39, 40, nakakabahan ka na. Parang naisip namin, oy, delikado to. Kasi syempre may lagnat na. Pero the week before kasi, it was busy sa work niya. So, he was on the grounds all the time. And
he was working 5 days nung week na yon. Eh, nasanay yung katawan niya siguro na 3 days a week lang pumapasok kasi naka parang compressed ano sila eh, compressed schedule. And then, yun nga, he came from a week na 5 days siyang pumasok and then got a massage and then pumasok and then nagkalagnat. Nung nagkalagnat na, dun ko na naisip na, uy, iba na to. So, yung mga bata, dun sa nag-aalaga nila, dun sila natutulog. Para lang, syempre, mailayo mo. Pero ako, dun pa rin ako sa bed namin natutulog. Kasi syempre, baka ano mayayari, hindi natin alam. So, yun, ako yung parang caretaker ng husband ko while he had fever. So, Thursday, nag-notify ako sa work ko na, yun nga, si husband ko may fever. And my work advised me to na wag na lang muna pumasok kasi baka syempre nag-iingat lang. Thursday nag-persist yung fever niya and then nawala nung mga umaga. So okay na yung pakiramdam niya pero medyo masama yung throat niya, nawalan siya ng pang-amoy, nawalan siya ng panlasa. Hindi namin alam kung epekto lang ba yun nung parang sore throat or something. Hindi pa rin namin, at that time, hindi pa rin namin inisip na COVID yun. Pero Friday night, bumalik yung fever niya. So that's when we went to the hospital, to the ER. And sa symptoms niya kasi, sinabi nung physician na nirecommend niya syempre na he gets swabbed for COVID kasi yung symptoms niya is somewhat like COVID. So he got swabbed. Ako hindi, I just stayed in the car. I was the driver then kasi medyo masama nga yung pakiramdam ni husband ko. And then, we waited for the results. The results came back July 9. So, mga 1 week after the swab. And it turned out, it was positive. Yun. After that, we reported to the barangay. The next day, the barangay took him to a quarantine facility. July 10, he was brought to the quarantine facility. And then, he stayed there. And then, dahil kasi barangay siyang facility, hindi siya private, basta public siya or government siya. Hindi din, parang we cannot expect them naman to be parang mabilis or something kasi marami na namang patients. So understandably, ang tagal niya na doon. And kami, naiwan kami dito sa bahay. Pero since then, wala naman kaming symptoms. Except for me, na nag-develop ng headache and body ache the same time that my husband did. Pero yung sa akin, hindi tumuloy sa fever. Thankfully, hindi tumuloy sa fever. After my husband na napunta sa quarantine facility, the barangay naman monitors us na meron po bang may symptoms dyan sa bahay, meron po bang may lagnat, sibon, ubo. Wala naman. So, parang it's not their priority yata to test those who doesn't develop symptoms. Ang priority nila is yung mga may symptoms na na-expose sa positive. So, even if kami na-expose sa positive, hindi kami tinest. Pero naka-home quarantine kami. As in, nagtayo yung barangay ng tolda from both sides of our house para to make sure na hindi kami lalabas at wala rin makakapasok sa bahay namin. So, that was that. Yun yung sa LGU namin. Pero I think in other LGU's case, iba din. So, depende talaga yan siya sa LGU kung ano yung implementing guidelines nila. Although, I'm not confirmed positive, but dalawa lang kasi kami sa office, sa work ko. And she also tested positive, pero rapid pa lang. Hindi pa, wala pang confirmatory for swab. Malamang ako, positive na rin ako kasi exposed ako sa office mate ko, dalawa lang naman kami sa office, and nag-positive siya. And my husband got tested, swab, positive din siya. I may be just asymptomatic. But there's no way to confirm unless I get swab. Pero kung yun nga, kung walang symptoms na lumabas, I will not be tested. So that's the story of how we contacted the virus. Kasi it's bound to happen. I'm commuting, so tatlong sakay yun. Minsan paabot-abot ng bariya. Ilang tao yung nakaka-contact ko per day. And then pauwi pa, ganun din, tatlong sakay. So abot-abot ng bariya. So ilang tao yung nakaka-contact ko per day. It's bound to happen to me. Baka nga sa akin pa nakuha ng husband ko yun eh. Ako hindi lang nag-show na symptoms. It just so happens na siya, medyo down yung immune system niya nung time na yun. Kaya niya nakuha, kaya siya nag-show ng symptoms siguro. Pero I guess what I'm trying to say is, hindi porkit nagluwag na yung quarantine measures. Excuse me. Shit, COVID na to. I guess what I'm just trying to say is, just because the quarantine is slowly lifting, it's already safe. It's lifting because our economy cannot handle it. Kasi minsan, it
it gives us a false sense of security na, uy, pwede nang pumunta dito, uy, pwede nang lumabas kahit walang quarantine pass. Punta tayo sa ganito, kain tayo sa ganyan. Kung hindi naman kailangan, huwag natin gawin. Minimum health safety, washing of hands, social distancing, wearing of mask, and hindi porkit pwede nang lumabas, eh dapat tayong lumabas. We need to stay at home for us to be safe. Yun yung makakapag-protect sa atin sa virus. Yung mga celebratory things na birthdays, ganyan, we don't have to celebrate it as much as we are celebrating it the years before. We also have to think not only for ourselves, but also for the people around us. Imagine if my husband did not get tested for the COVID. Kasi gumaling naman na siya agad eh. Nawala. After the test, siguro one day, wala na siyang nararamdamang symptoms. Siguro kung hindi kami nagpa-test, pumunta kami sa bahay ng parents niya. And yung mother niya, senior na, baka na-infect namin, or kung hindi siya nagpa-test, baka pumunta kami sa bahay ng parents ko and doon sila ma-infect. Yung symptoms namin, ng husband ko, may not be sobrang lala as the other. Sa akin, body pain and headache lang. May husband, body pain, headache, lost sense of smell, lost sense of taste, fever, ganun lang. Pero paano kung yung mahawaan namin kailangan i-hook up sa ventilator? Paano kung yung mahawaan namin kung hindi namin alaman na positive kami or positive yung husband ko is namatay? Paano kung nakakonta kami with senior citizens na may diabetes, na may hika, na may pre-existing condition? Kami, at this age, hindi kami tinamaan ng malala. Hindi kami. Basically, hindi kami namatay. Pero paano kung yung mahahawaan namin, yun yung ikamamatay niya, di ba? We also have to think about others, not only ourselves. Kasi kung tayo, sa age natin na ganito, it would not hit us that hard, eh paano naman yung mahahawaan natin? Paano kung sila yung mahihit ng sobrang lala, di ba? So that's just one of my points in creating this video, to remind you that this pandemic is way far from being over. Let's do our part, let's stay at home, let's only go out kung kailangan. Which brings me to my second point, the stigma. When the barangay, di ba, I told you, after my husband was brought to the quarantine facility, yung barangay nag-set up ng tolda magkabilang bahay namin. So when the barangay set up tolda sa magkabilang bahay na side, our neighbor, the one adjacent to us, nag-set up din siya ng plastic cover dun sa grills between their house and ours. And the next day, we noticed yung mga passersby talagang when they walk in front of our house, dun sa side ng road na pinakamalayo sa bahay namin, sila naglalakad. Tapos parang sumisilip-silip na ganun, pero naka-cover na ganun. Tapos, our deliveries, we are asked to place a table outside of the gate. And then they're just gonna place the groceries and deliveries there. And then tatawagin na lang kami pag pwede nang kunin. So parang basically, we are preso in our own home. I was not offended or anything, pero naisip ko na paano kung hindi sa amin nangyari yun? Paano kung sa katabing bahay namin nangyari yun? Ganun din naman yung magiging action namin or reaction namin eh. Malalagay din kami siguro ng plastic cover in between the grills. We're just looking out after ourselves. Yun lang yung naisip ko. Nung una kong nag-live, nung una kong sinabi sa inyo, sa viewers ko, na my husband got the virus, I never heard anything negative naman. Siguro kasi giveaway yun, gusto nyo manalo. Charo. Pero I'm really happy na I got well wishes, I got prayers for your husband and for your family, you'll get through this. And meron din akong mga ibang nabasa na, oh, I got the virus also, pero hindi ako nag-share, may ganon. And it got me thinking na, it's not something to be ashamed about, getting the virus. Kasi we're in the middle of a pandemic. Lalo na ako nagko-commute. Ako 5 days a week, my husband 3 to 4 days a week lumalabas. We're bound to get the virus at any given time. It just so happened, ngayon nangyari. I think there's nothing to be ashamed about getting the virus. It's not like ginusto namin magka-virus. Hindi naman kami deliberately hindi nagmamask. Hindi naman kami hawak ng hawak kung saang surface dyan. Hindi naman kami nag-hug ng ibang tao or yung hindi social distancing when we talk to other people. Pero we still got it. And we're practicing na the minimum health standards pero nakuha pa rin. So what I'm trying to say is let's remove the stigma sa mga
COVID patients, COVID positive, COVID survivors. It's not like ginusto nilang magkaroon. Ayaw din naman nila. I'm sure it would hurt them not only physically, emotionally, financially, especially. Some people would say na we will be discriminated after all this. We will be pandidirihan after this. Pero I say, who cares? Kung sino man yung mga tao na may ganong mentality, just shows more about themselves than about us. Kasi yes, we are a family who contacted the virus. We are a family who had a positive COVID case. But that doesn't mean that we wanted this. We just go to work, come home from work, we go to the grocery pag kailangan, and when we get home, we take a bath before makihalubilo sa mga bata. That's more than enough na health standard, I think, para makaiwas tayo sa virus. But nakuha pa rin namin eh. Do we deserve to be discriminated kung nakuha namin? Hanggang walang vaccine, hanggang walang cure, it's bound for us to get the virus. Kasi malawak na eh yung nasakupan ng virus. So madami na, 60,000 I think. We're almost at 70,000 positive cases dito sa Pilipinas. It's bound to happen na ma-infect ka talaga. Lalo na ngayon na walang mass testing. So hindi natin ma-pinpoint kung sino ba yung mga positive. Some may be positive siguro, like me, baka positive na ako, asymptomatic lang. Kasi hindi mo masabi na hindi ako positive kasi yung kasama ko sa work, nag-positive na rin sa rapid. Exposed ako sa kanya, exposed ako sa husband ko, siguro positive na rin ako. Pero ang symptoms ko lang is yung headache ko and body pain. Hindi nagtuloy sa fever, hindi nagtuloy sa ubo, sipon, nawala lang panlasa. There's no way for me to verify kung positive ako unless I get swabbed. But I'm quarantined for more than 3 weeks now. Siguro by now, wala na yung virus sa system ko or something. Paglabas ko, hindi ko sure kung i-discriminate ba ako or panidirian. Lalo na ako, myself, na wala akong proof na negative ako. What I'm just trying to say is, let's stop the stigma sa mga COVID patients, COVID positive, COVID survivors. Kasi just like you na hindi nyo gustong mapalapit sa mga COVID positive or COVID suspect, hindi rin naman nila gustong makontak yung virus, di ba? Siguro kasi, kaya yung iba ayaw magpa-test, bukod sa magastos, siguro natatakot din silang madiscriminate. Ah, pag nag-positive ako, pag-chismisan ako, ganyan. Lalo lang may stigma sa COVID patients, lalong may mga ayaw magpa-test. Siguro yung iba, masakit na ilalamunan, may fever na, pero ayaw magpa-test. Dahil bukod sa magastos, natatakot ma-discriminate. So, let's stop the stigma sa mga COVID patients kasi it doesn't really help. Lalo lang tatagal na ayaw magpa-test nung mga may nararamdaman na. Tapos, go pa rin, pasok pa rin sa work and infecting 10 co-workers, and then those co-workers go home infecting their families. So, dahil lang sa stigma na natatakot ma-discriminate yung isang tao, hindi siya nagpapa-test. And ends up, ilan yung nai-infect niya dahil lang ayaw niya magpa-test. To end this, let's remember that our fight against COVID-19 is not yet over. It's very, very far from being over. The country is opening up not because it's safe to go out, but because our economy can't handle it anymore. Lumabas lang tayo pagkailangan ng grocery, pagkailangan ng pagkain. And second, let's stop the stigma on COVID patients and COVID survivors. I'm sure if it was up to them, they'd rather choose not to have the virus also. And lastly, if you are a COVID patient, COVID survivors, don't be ashamed to tell your story. You might not know na you may inspire others through your story. Kasi it's nothing to be ashamed about. We're in the middle of a pandemic. It's bound to happen. I urge you to tell your story. Comment down below para yung ibang viewers ng video na to mabasa yung story mo and ma-inspire sila sa story mo. So, yun. That's it for this episode of Debbie Diaries. Thank you for watching and thank you for praying for my family. And let's continue to pray for this pandemic to be over. And let's all remember to be kind to everyone. Peace!